Ako po. Laman ng balita ngayon, pinagpipiestahan ngayon ng mga pulahan at mga diehard, eto si Julius Babaw. Dahil nga sa kanyang statement. Ayan, masakit talaga, no? Napakahirap ang trabaho na itong mga social media personality, na itong mga social media creators na ito, na pulahan at diehard. Napakahirap po yung trabaho nila para nga depensahan. At lahat ng may statement na totoo ay aatakihin na itong mga to. Katulad nga na itong statement na ito ni Julius Babaw. Anyway, renowned newscaster Julius Babaw threw a jab politician in his post on Twitter, formerly Twitter, on Tuesday. So, walang pinangalanan yung post na iyon na itong si Julius Babaw. At yun naman ay totoong general. Hindi lang naman si Sara Duterte ang may confidential funds. Hindi lang ang Office of the Vice President at syempre ang Department of Education. Marami rin syempre ang ahensya. Ano ba itong sinabing ito ni Julius Babaw? Walang laman na confidential funds. Yan. Di ba napaka... Hindi naman talaga malinaw eh. Pero kung ikaw ay isang tao na natamaan, talagang aaray ka. Yun ang nangyayari po ngayon dito sa mga pulahan at diehard. Sa mga politiko dyan, dapat may ganito kayo. Okay? Julius wrote as he shared a photo of him holding a pouch with imprinted text saying walang laman na confidential funds. Okay. Recently, Vice President Sara Duterte has been questioned by lawmakers due to her office's controversial confidential funds. It was also discovered that the office of the Vice President spent over 125 million pesos worth of confidential funds in just 11 days. So yun. Dahil dito sa post na ito ni Julius Babaw, inisip syempre na itong mga pulahan nang ina-atake niya ay si Sara Duterte. Okay, good you know. Good you know, good alam nyo na si Sara Duterte ang inaatake ni Julius. Alam nyo, kahit ang totoo naman, etong statement or etong pouch na ito ay hindi lang naman talaga para kay Sara Duterte. So bakit ang umaray lang ay ang mga taga-suporta ni Sara Duterte? Alam na this, masakit po ang katotohanan. Diba?